Sim. Sige po, magsimula muna po tayo sa isang panalangin. Hilingin ko po si pwede po siguro Pastora Maria Lynn. Pwede po bang pangunahan mo kami sa tayo sa panalangin? Sige po, Pastor, tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa gabing ito na kami ay muli na mag-aaral ng iyong mga salita. Pangunahan mo po kami, O Diyos. Bigyan mo po kami ng kaisipan na nakakaunawa sa iyong mga salita. At bigyan mo rin po ng karunungan ang gagamitin mong tagapagturo sa amin ngayong gabi. Marami pong salamat. We just welcome your mighty presence sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. Habang ginagawa ko po yung ating mga mga lectures, napapagtanto ko po na napakalaki po pala ng leadership ideas na binibigay po ng Acts, Book of Acts. So nakikita ko po na kailangan talagang hindi lang apat na sessions po ito. Condense everything in 4 sessions. Pero mas lumalaki pa po yung material in a way. Ang ibig pong sabihin talaga, kailangan talaga ng mas mahaba pang panahon. But for the time given to us, we will try to maximize the things that we will somehow gain from this leadership study in Acts. Kung kayo po ay wala pang absent sa ating pong unang dalawang sessions, marahil po napapansin po ninyo ng ating approach sa leadership study in the Book of Acts ay naka-lean sa ating pong paniniwalang Pentecostal, no? That we believe in the continuous work of the Holy Spirit in all aspects of church ministry. This includes leadership. At sa ating pong topic last time, we talk about many things like charismatic leadership. I think that was the last part. And tatapusin po natin yung dalawa pang parte ng leadership in the Book of Acts. At bago po tayo matapos, I will try to introduce yung proper na lecture 3. At sana po matapos po natin hanggang kahit muna kay Apostle Peter yung kanyang leadership qualities. Sige po. So tingnan po natin yung aspeto ng mission, missional leadership in the Book of Acts. Ibig sabihin po, it is a kind of leadership that looks at the importance of the Great Commission. At ano po ba ibig sabihin ng missional? Ano po? Magkaroon muna po tayo ng introduction. So, ilang po. Hindi po ito. Mali po yung buksan ko. Hala, ilang po.
Group number four, no? A number. And for number four. Sorry for babe. Bakit umilipat? Kailan po ah. Balisan ko na lang po ito. Number 4 po tayo. Umilipat po eh. Ayan. Ito na po. So ano po ba ibig sabihin ng missional? What does missional mean? So missional or missional living is a Christian term that in essence describe a missionary lifestyle. So yun po ang ibig sabihin. If one is missional, it is a lifestyle. No? So being missional includes embracing the posture, the thinking, behaviors, practices of a missionary in order to reach others with the message of the gospel. We cannot really read the book of Acts na hindi po sasagi sa atin yung word na pagmimission. So hindi po natin maihiwalay ang pagmimission in terms of studying the leadership ideas that is that Acts is bringing. Ano? So the term missional gained its popularity towards the end of the 20th century with the influence of Tim Keller, isa pong evangelical theologian, si Alan Hirsch and others, as well as the Gospel and Other Culture Network. Their basic premise is that all Christians should be involved in the Great Commission. Ito po, simple lamang po ang kanilang gusto, iparating sa simbahan o sa iglesia. Una yung kaugnayan, direktang kaugnayan niya sa pag-mission. At para sabihin din na ang lahat ng Kristiyano ay dapat involved sa Great Commission. Ito po ay napakahalaga pagamat ito po ay hindi natin nakikita sa lahat. Ano ho, para bang ang simbahan is all about worship lang, or pag-attend, or being edified, or be equipped. Pero according to the ideas of a missional lifestyle, all Christians should be involved in the Great Commission. Alam na po natin yung sinabi sa Matthew 28:19-20. So sinabi po ni Alex Hirsch also says that a proper understanding of missional living begins with recovering the missionary understanding of God. Babalik po tayo sa tinatawag na divine revelation. Sa Biblia po, makikita po natin ang Diyos ang unang nag-attempt upang abutin ang sangkatauhan, upang iligtas ang sangkatauhan. So by his very nature, the nature of God is a sending God. Siya po ay Diyos na nagpapadala, who takes the initiative to redeem His creation. So the doctrine known as Missio Dei is causing many to redefine the understanding of the church. Na ang Diyos ay Diyos na nagpapadala, so ang simbahan ay ipinadala. No? So because the church is comprised of the sent people of God, the church is the instrument of God's mission in the world. So ito po yung paunang mga salita na kailangan po muna nating malaman para maiugnay po natin yung idea ng Book of Acts as a source for or of missional leadership. So however, most people believe that missions is an instrument of the church, no? Para rumami ang simbahan, para rumami ang miyembro, para lumawak yung ministry, mag-mission tayo. Yun, parang ang mission is a means. We can say it that way. Pwede po natin sabihin iyon sapagkat
tama nga naman ang simbahang hindi nagmimisyon na hindi lumalago. Although Christians frequently say the church has a mission, yan po yung palagi na po nating naririnig. But according to missional theology, if we take it as a theology, a more correct statement would be the mission has a church. Ano po ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito ay mas malaki yung inisip ng Diyos para iligtas ang kanyang nilikha, no? Lahat ng kanyang nilikha. Ang of course, ang katuparan ng kanyang mission ay pagkapadala ng kanyang sariling at bugtong na anak, no? Para sa gawain niyang pag-imisyon. Pero ang gawang pag-imisyon ay napakalaki. In order for us to understand mission, it is a work of God ever since. Hindi po yan nilikha ng mga missiologists, hindi po yan natagpuan ng kung sino mang church father. Ang mission ay nandoon na sa umpisa pa lang sapagkat pinakita ng Diyos ang kaniyang katangian na nagpapadala. So kung gagamitin po natin yung salitang padala o nagpapadala, ang simbahan ay ipinadala, no? So mas malaki ang mission sapagkat hindi lang natin sinasabi na ang simbahan ay dapat nagmi-mission, no? Actually, ang mission ay mayroong simbahan sa kanilang pakiwari. At ako'y sumasang-ayon po dito sapagkat sa una pa ay mayroon ng mission ginagawa ang Diyos. So tingnan po natin kung paano po natin masasabi na ang simbahan ay orang ang the Book of Acts is a source of missionary leadership. So missional represents a significant shift in the way one thinks about the church. Being missional means we should engage the world the same way Jesus did, by going out rather than just reaching out. Malaking bagay po ito kung ating maintindihan sapagkat meron po tayong jargon sa iglesia na we should reach out. Kaya nga lumalabas yung word na outreach. Pero the proper verb that we should use is not reaching out but going out, no? Sapagkat ito yung sinabi ng Great Commission, go, no? Hindi yung reach, kasi nga pag sinabing reach, para bang it has a temporal essence or meaning. Pero when you go out, you bring all of you, hindi lang inaabot mo sila, kundi sinasamahan or kasama. So the idea of kasama or sinasamahan is a very good term, no? Para hindi lang sabihin natin, let us do outreach, but let us go out and gawin yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang siya nag-reach out, bumaba talaga siya. So missionary means that when a church is in mission, it is then the true church. Tayo mga Pentecostal, meron tayong paniniwala na ang banal na espiritu ay ang buhay ng simbahan. Kapag walang espiritu or banal na espiritu, ang simbahan ay binawari nating patay. Pero isang bahagi yon na of course dapat nating malaman, pero isang malaking bahagi din yung pag-mission. Pwede ba nating sabihin na buhay ang isang simbahan na walang pag-mission? Siguro yun ang magandang magkaroon tayo ng lingering thoughts about that. You don't need to answer that. Pero mahalaga na pwede ba nating ikonsidera na ang isang simbahan Okay, patay mo na po yung isang okay po. Okay ha. May na. So,
Tingnan po natin mission leadership or missional leadership in the book of Acts. Tingnan po natin yung aspetong ito. Anong bahagi ng aklat ng mga gawa na nagpapakita ng pangungunang may pag-mission. Una, Jesus has produced missional leaders. Yun po ang pinakamalaking bahagi no, sapagkat na binuksan ng Book of Acts na nandun pa po at kasama nila ang ating Panginoong Jesucristo before He ascended to heaven. And Jesus came down from heaven for a mission. He called and discipled people for mission. The goal and effect of His death is missional. No? Lahat po ng ginawa niya rito of all the full 30 years of His stay and of course the 3 years of His ministry ay nakikitaan po natin ang ating Panginoong Jesucristo ng pangungunang missional. So the DNA of mission is clear in Jesus' ministry and His disciples follow suit. Kung bakit po sila ganun ka-effective at ganun kagaling na leader, ka-effective na leader, dahil sumusunod sila doon sa kung paano sila tinrain ng ating Panginoong Jesucristo. So in their DNA, napakalakas ng impluensya ng ating Panginoong Jesucristo. That's why in our discipleship effort, talagang babalik po tayo sa pagdidisipulo or pag-aalagad na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo because I think nabanggit po at babanggitin ko po ito mamaya, Jesus is the gold standard of this leadership make or leader making or disciple making. So the leaders in the early church were not forced to do mission. Hindi po sila pinersa na gumawa o na mag-mission. For them, it's what they learned. It is a learned thing na nakita nila na ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi na po ito iba sa kanila. So they were translating what they've learned practically, in essence, kaya sa ating Panginoong Jesucristo. And then both Paul and Peter, who are the foremost leaders of the church, were called for Gentile missions. Jesus continued to instruct His disciples for missionary tasks. I think sa pagbubukas po ng ating pag-aaral, sinabi ko po sa ating lahat na hindi talaga lumiban o lumisan ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang effort, no? Sa kanyang effort in leading the disciples. He is still the leader of the disciples, even though he was in heaven, no? Of course, hindi naman mahirap sa kanya. Siguro, tingnan natin yung Acts 23:11 na nagbibigay linaw dito. 23:11, the following night, the Lord stood near Paul and said, sabi ng Diyos kay Paul, take courage. As you have testified about me in Jerusalem, so you must also testify me in Rome. So nakikipag-usap pa rin ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, particularly Apostle Paul. No, he is directly instructing Paul on what comes next. So napakahalaga na tingnan po natin sa Book of Acts that Jesus is still leading the disciples. At ang kanyang pangunguna ay kaugnay ng pag-mission una niyang iniwan bilang utos no sa mga disipulo. And also, nakita natin ang isang aspeto ng pangungunang missional is the living with the people, no? Or identification with people. Ang tawag natin diyan is incarnational leadership. It gives value to people. For missional leaders, people are not means to an end. They are end themselves. Let me explain po. Kasi po, minsan po ang iniisip po natin, ang mabuting leader
ay talagang napapasunod yung mga tao. You know, yun po naman talaga ang ating pinapakita. Hindi ka leader kung walang sumusunod sa'yo. Sabi nga ni John Maxwell, if that is so, para ka lang naglalakad sa parke. No one is following you. Pero tingnan po natin yung aspetong ito, yung angulong ito, or perspektibong ito. That in order for us to understand missional leadership, kailangan tingnan natin yung tao mismo. Hindi lang means to an end. Na para bang you will use the community or the people to reach a particular end. But actually, the people are the end themselves. Kasi bunga po ito ng mission din. Kung paano lumalago yung tao, kung paano from one level of spirituality ay inaangat niya o naiaangat siya. Therefore, ang mga tao, no, ang mga Kristiyanong binibigay sa kamay ng mga namumuno ay hindi lang ginagamit para maabot yung isang landasin. Kung hindi mismo, sila na ang prutas ng ating pangunguna, no? Sila yung bunga ng ating pangunguna. So mahalaga na makita natin na yung incarnational leadership na ito. Sapagkat hindi ka makaka-impluensya ng mga tao kung hindi mo sila kasama. And that is the essence, mamaya, makikita natin yung shepherding leadership. Na hindi ka naman talaga magiging epektibong shepherd or pastor kung hindi mo kasama ang iyong mga pinapastulan. The same is true. If you are not with the people that you lead, and you are somehow in a position na hindi kanila maabot, hindi mo talaga sila mapapangunahan. So another thing about missional leadership is an incarnational leadership. Another thing is taking, okay, meron ba pala? Leadership is building people's lives, making them Christ-like and productive member of the kingdom. One thing certain about Acts is it is filled with leaders and the led, joining together for one mission. So hindi mawawala yung idea na kasama ng isang leader palagi yung kanyang mga pinapangunahan. At dahil doon, nagiging isa sila sa pag-abot sa kung anuman mission ang kanilang gawin, whether it is a general thing about Great Commission or a particular thing about reaching out a particular community. Okay. Another thing about missional leadership is this. Taking risks for the purpose of witnessing. Kung babasahin natin yung Book of Acts, witnessing during the time of the early church is risky. No. Risky yan. Kung ngayon tayo ay nabubuhay sa isang malayang kapanahunan, they were not living in that in this kind of privileges, no? Of course, meron pa rin mga packets sa ating mundo na bawal talaga ang magpahayag or mag-share ng gospel, no? Communist country, Hindu country, atheist country, bawal talaga, like Russia, hindi pwedeng mag-proselyte or pumasok ng missionary doon. So, missional leadership is taking risk. No? Leaders in Acts are risk takers for the gospel. Hindi sila tumutupi in terms of ano ang dapat naming gawin. Alam nila na ang pagpapahayag ng salita ng mabuting balita ay delikado. They don't want to feel safe. Ayaw po nilang maging safe na Kristiyano. They see to it that whatever may happen to them, they must be witnesses of who Christ is. No? Pinupunto ko na po sa mga nakakaraang lessons po natin na if we want to understand leadership in the Book of Acts, hindi natin pwedeng tanggalin yung witnessing
hindi natin pwedeng tanggalin yung gospel as their priority sapagkat ito po yung kanilang priority. Peter, John, Paul, Barnabas, James, Philip, lahat po na naging leader, iyan po ang kanilang priority. So hindi ka magiging leader in the book of in the early church kung hindi ka missional. Hindi ka magiging leader. You will not attain that prominence if the gospel is second priority. Hindi po. The gospel is the priority in the book of Acts. So even with the minority, they were bold and passionate witnesses of Jesus Christ in a period when Jesus' name is introduced to the world in its beginning stage. No? Bunga po tayo ng kanilang risk-taking effort. No, kung hindi po sila lumakas ang loob sa pagpapahayag, hindi po tayo mababahaginan mga hintil. No? Tayo yung mga hintil. Hindi po tayo maaabot ng salita ng Panginoon. Kung hindi po sila nanindigan, hindi po sila naging matapang. So kahit po sila ay nasa minoridad, nakita po natin yung kanilang tapang. Kahit na sila ay humarap sa mga konseho, sila ay humarap sa mga iba't ibang soldiers, religious soldiers or religious armies, hindi po sila natatakot. No? Susunod po about missional leadership in Acts, accepts and celebrates racial diversity in the body of Christ. So contrary to the goal of the Judaizers, ang Judaizers po kasi sila yung mga unang mga Kristiyano na naging heretic in a way, no? Kasi nga naniwala sila kay Jesus Christ pero ini-insist nila na kailangan magpatuli pa rin yung mga naniniwala sa kanila. So, they don't want diversity. They want uniformity. Para maging born again or maging Kristiyano ka, kailangan mo magpatuli. So, ito'y malaking problema in the first century church. No? So the early church leader celebrates racial diversity and believes that it is the will of God. No, kaya iniisip natin walang bahagi, no, walang puwang sa loob ng iglesia ang racism. No, walang puwang talaga ang racism sa loob ng simbahan sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Diyos ay inakap lahat ng kulay, no? Pagamat maraming sumusubok sa katotohanan ng iyan, like the Judaizers, no? Ito'y nanatiling napakahalaga, no? So a missional leadership accepts and celebrates racial diversity. Now, although there is a racial and geographical priority within the early going of the church, no? Andyan yung preach first in Jerusalem to Judea, merong geographical priority. Preach first to the Jews and then to the Gentiles, merong racial priority. Pero the goal is to reach as much ethnos as possible. Yun yung idea. Mas maraming race or races as much as possible. So Christianity is a pan-racial religion, no? Even in the early goings of Christianity. So from the very beginning, so there was Gentile conversion, and also there was a Gentile Pentecost, no? Now, maraming naniniwala sa mensahe ng mabuting balita. Marami ring mga hentil ang nakalasap at nakaranas ng tinatawag na Pentecost experience. So, a missional leadership embraces and celebrates racial diversity. Susunod po, the church is mobile in nature. The church is mobile in nature. Ang tawag po natin, I think we mentioned the word centrifugal, no? From the inside out. Ang
ang iglesia ay lumalabas. So the church is mobile. A missional leadership embraces the idea that the church is mobile. Talagang pumikilos. Of course, we are bound by edifices ngayon, mga edifisyo, mga building nandiyan. Hindi naman pwedeng umalis lang yan. No? So since place of gathering is not the church, alam po natin yung place na ginagamit natin ay building lang yan. Hindi po yan ang simbahan. Ang simbahan ay yung tao. So the early church, hindi po sila naka-encounter ng problema sa mobility. Sapagkat hindi po sila bound ng edifices or building or places. So they move out, they scattered, no? Readily. Bakit? Alam nila kahit saan sila pumunta, sila ang simbahan. So the church has no problem in moving from one place or another. Expansion became possible because believers were not tied in geographical area. Kaya po lumago ang simbahan in the first century and until the second century. Hindi po sila tied sa mga geographical area. Sanay na sila sa scattering. Sanay na sila sa dispersion. No? Iyan yung kanilang buhay na. No, parang naging norm sa kanila ang paglayas, pag-alis sa kanilang mga house churches. Hindi naman po masama siguro yung paglayas dahil pinipersecute ka naman. So lumalayas ka sa isang lugar dahil pinipersecute siya. Pero hindi tied ang mga Kristiyano nung unang panahon. No? Bakit? Kasi nga, the church is mobile in nature. A missional leadership recognized the mobility of the church. No? In fact, as early as Acts, the church has the ability to change centers. So Book of Acts pa lang, in the years, somehow, in the period of 30 to 40 years in the Book of Acts, no? Nagbago agad yung centers ng Christianity. Ano ibig sabihin ng nagbago ang centers? Yes, sa umpisa, nasa Jerusalem. Nasa Jerusalem yung center. Nandun yung maraming mga Kristiyano. Nandun yung leaders. Nandun sila Peter. Nandun sila James. Nandun sila John. Most of the apostles were there. Pero nung dumating na yung persecution at naging mainit na talaga yung persecution, nagbago sila ng center. No? At ngayon, pwede nating sabihin na merong mga unang pagbabago ng center, even in the first, siguro, 500 years of the church. So, unahin natin yung Rome, founded by Peter. Constantinople, founded by Andrew. Alexandria, founded by Mark. Antioch, founded by Peter. And Jerusalem, founded by James. So, ito po yung mga sentro, nagbabago-bago. Bakit? The church is mobile. In the Book of Acts, it was clear na nagbabago-bago yung center. So merong tinatawag na multiple centers and the changing or the shifts go on and on hanggang ngayon. At ngayon pwede nating sabihin na yung center ng Christianity is not the north hemisphere. Ang center ng Christianity is in the southern hemisphere already. Although doon nagsimula sa north, from west to north. Pero ngayon, ang bulk ng Kristyanismo ay nandito na sa South, sa Asia, sa Africa, Latin America. Bakit? Ang church ay mobile. Hindi mo pwedeng ilagay ang church sa isang lugar lang. At alam po natin yan sa mga lumalaking simbahan. Dati, ang simbahan nyo ay 100 seating capacity. Pero nag-200 na kayo, alam nga naman isiksik nyo ang inyong sarili. So, 100 seating capacity. Talagang magiging lilipat kayo. No, ganun ang church, no. And also, leaders were capable people in bringing the gospel to new places. Ang mga leaders noon in the Book of Acts, sila yung mga taong capable, highly trained, no,
to bring the gospel to new places. No, sila yung thinkers of divine revelation. Hindi nila pinapadala yung hindi pa mga hinog sa pananampalataya. As a matter of fact, Antioch sent Paul and Barnabas, no? The best of the disciples. Sila yung pinadala. Timothy was sent to Ephesus, isang malaking trabaho. And Titus was sent to Crete. Bakit? Yung mga leaders ng araw, they were capable people in bringing the gospel. That's why importante na makita natin yung missional idea of leadership in the book of Acts. Then leaders were able to bond together for one purpose, the gospel. The priority of mission was never an issue for the early church. Ito, isa sa mga bagay na pinagkakaisahan nila is the importance and the priority of preaching the gospel. Hindi pwedeng i-compromise to. Hindi pwedeng i-put to in a corner, no? That's why leaders in the early church are missional leaders. Kasi yung kanilang mga isipan ay nakukonsume kung paano natin pala ipalalawakin, paano natin ipapahayag ang salita ng Panginoon sa mas maraming tao, sa mas maraming geographical areas, no? Sa mas maraming ethnos or races, no? So, they were able to bond together in one purpose. Iyon po ang isa sa ikinalaki ng simbahan. No, sana po hindi po divided ang simbahan when it comes to preaching the gospel or doing mission. No, sapagkat ito po talaga ang DNA dapat ng simbahan. Next is it was in fact the driving force that expands the church. In Acts chapter 8 verse 4, kung bakit po yung gospel ay naging driving force, no? Of course mahalaga po yung signs and wonders. Pero the driving force of the expansion of the church is none other than the gospel. Church administration and other affairs, ministries, although important, are far second to preaching of the gospel or witnessing. Sana po makita po natin yan sa Book of Acts kung paano po ipinapahayag yung missional leadership, no? Merong prioritizing of the preaching and witnessing. Next is the Holy Spirit empowerment or charism in Acts is directly related to mission, not only for personal edification. Of course, tayo po mga Pentecostal, we are always encouraged by our pastors and leaders to really practice, develop our spiritual gifts. Pero actually, the Holy Spirit was given in the first century church. Secondary lang yung personal edification. The primary thing, reason why the charisms or the gifts were given, especially speaking in tongues and prophecy and other gifts, is because of mission. The Holy Spirit guides and directs leaders for missions. Ito po ang maliwanag na nangyari in the Book of Acts. Hindi po naging madali ang buhay ng mga disipulo or mga apostles during that time. But because the Holy Spirit is the one that guides and directs them, naging madali, no? Naging kakaya-kaya. Bakit po? They know that the Holy Spirit will guide them to where the preaching or mission should happen. Nakita po nila yung kahalagahan ng pagsunod sa banal na Espiritu. Although, of course, minsan, katulad ni Paul na gustong-gusto niyang pumunta sa Jerusalem, no? But the Holy Spirit, ayaw siyang papuntahin. Pero gusto niya talaga, nakita po natin na the Holy Spirit serve as guides, no? Siguro basahin po natin yung Acts 20, 22. Okay, ang sabi po sa Acts 20:22, and now compelled by the Spirit, I'm going to Jerusalem,
not knowing what will happen to me. Verse 23. I only know that in every city the Holy Spirit warns me that prison and hardships are facing me. So nakita po natin yung pagpatnubay at pagsama ng Banal na Espiritu sa buhay ni Apostol Pablo. Basahin din po natin yung ibang naririyang mga versikulo sa ating pong libreng panahon. And witnessing and martyrdom are inseparable life that leaders in the early church have to embrace. Ito po. It's part of the package, part of the deal, no? Of course, ang word na witness comes from the word marturio, na kung saan dito po natin nakuha yung word na martyr or martyrdom. So para bang if you are a witness in the first century, second century, early church, embrace martyrdom. Kapagkat hindi po ito magkahiwalay, at ganun nga po ang nangyari sa maraming mga apostles at mga sumusunod ng ating mahal na Panginoon. Bakit po? Doon talaga sila namatay sa gawain ng pagmimisyon. And leaders who speak the gospel whenever there is an opportunity. Ito po isang mahalaga, sapagkat we can be all the leaders that we want. We can study all the leadership book so that we can really excel in leadership, administration, managing, strategizing. Mahalaga po yan. No? Pero ang leader po in the book of Acts is the one who speak the gospel whenever there is an opportunity. No? I think ang Acts 26 ay mahalagang verse po rito. Ang sabi po sa Acts 26 verse 29 sabi dito, 26-27, sabi, King Agrippa, do you believe the prophets? I know you do. Paul was speaking to King Agrippa. Then Agrippa said to Paul, do you think that in such a short time you can persuade me to be a Christian? Verse 29, Paul replied, short time or long time, I pray God that not only you, but all who are listening to me today may become what I am, except for this change. So, mahalaga po itong bahagi ng ating pag-aaral if we are to really to recognize missional leadership in the church. Bakit po? Yung mga leaders ng araw, yes, they are spiritual leaders, they are church leaders, they are apostolic leaders, they are apostles, pero they will speak the gospel whenever there's an opportunity. Sino man yung kaharap niya. So it's a matter of purpose. It's a matter of purpose. Bakit nilagay tayo, nilagay ka sa lugar ng pangunguna? If we are keen in listening to the voice of the apostles in the first century, kinikilala nila na ang kanilang pagkatawag sa pangunguna ay unang-una maging tagapagpahayag ng salita ng Panginoong Diyos. Okay, bago po tayo lumipat sa isa na namang topic, which is shepherd leadership or shepherding leadership, Any take po? Meron po ba kayong take away dito po sa topic natin ng missional leadership? Ano pong pwede nyo i-share o ibahagi sa atin about missional leadership in the book of Acts? Sino po ang gustong mag-share ng kanyang kaisipan about missional leadership? Pastor? Okay, Pastor Tridolfo Comiso. Sige po. To God be all the glory, Pastor, and we thank you. Amen, amen. For sharing with us this Acts. The Acts of the Holy Spirit. As a pastor now,
Though I was then an atheist, a victim of suicide, but the Lord saved me. It's true that we depend solely in the power of the Holy Spirit. And as we are filled in the Holy Spirit, as the Lord is the baptizer in the Holy Spirit and fire, the Lord will motivate us always in His great commission through us. It is His great commission through us, and He promised us in Matthew 28:19-20 that as we preach His teachings, He will be with us till the end of the ages. It means that this is His great commission through us. We depend solely upon Him. We cannot do anything without Him. And for this then, to God be all the glory, as we are filled in the Holy Spirit, by His grace, everything that we need, the wisdom, the knowledge, the power, based on the fresh anointing of the Holy Spirit and the fresh revelation of the Holy Spirit, to God be all the glory, hindi po tayo mabobor, kasi we are alive always as He lives in us, Pastor. Meaning, you know, in the Church of the Lord now, in this place, daily po ang fellowship namin sa Panginoon. Marami po ang aming mga kasama. Kagaya ngayon, dalawang pastor ang nag-attend dito to get my brother, Pastor Eric. Pero mga kasama namin, and doon sila. Sila po ang nagpa-fellowship ngayon together with the other flock of the Lord Jesus Christ. My point is this. As long as we are filled in the Holy Spirit by God's grace, as He is the baptizer in the Holy Spirit and with fire, gustong-gusto po natin. It's now our life to, for missions, because He is our leader. As the Lord Jesus Christ is our anchor in everything, Pastor. Pati po ang fellowship nito through you. We thank God. We thank the Lord Jesus Christ through you, Pastor. Because this would remind us once again that our position as such, as pastors, is merely a gift from the Lord. We do not own the office because the Lord owns the church as He is our leader in all positions, Pastor. Maraming salamat po. Once again for this. Okay po. Salamat po, Pastor Tito po, no? Tama po yung pinoint out niyo na kahit in the book of Acts, hindi natapos yung pangunguna ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Okay. At ngayon po, hanggang ngayon, totoo yun. No? Hindi po tayo iniiwan ng Panginoon. No? Siya pa rin talaga ang nangunguna. Ang mahalaga po, tayo po'y nakikinig sa kanyang boses. Hallelujah. Sino ba po ang gustong magpahayag ng kanyang kaisipan about missional leadership? Missional leadership. Ito po, magandang gabi po. Okay, Pastor Virgilio. Mabuti ito, ang missional leadership. Kasi sinabi ng Panginoon na go make disciples. So go you therefore make disciples. So ito, missional, ito ang bahagi na kailangan ng gawin natin as church leaders, na i-fulfill ang commission, great commission. So para tayo na mga pastors, ay tayo ay mga modelo ng pag-witness. So now, as I understand the insight of witness today, yung mga apostles, mga disciples, sila ay naging martyr. It's because it is not easy for them to be a witness in their time. So maganda sa atin ngayon kasi free tayo. Pero yun, yung totoong witness ay magpakamatay sa
sa salita ng Diyos. So, yun nga ang nakita ko. Kasi kung sa korte, kung tayo ay naging witness sa korte, so yung i-witness natin ay parang panindigan natin sa kamatayan din. So, yun nga ang gusto ng Panginoon na namamatay ang mga sumusunod sa kanya dahil yun sa pag-witness. Kasi nag-witness tayo ng truth, no? So kaya nga we stand for the truth, and we thank for the Holy Spirit that is with us, because the Holy Spirit gives us the power to witness. Jesus said that you will be filled with the Holy Spirit, no? You will be a witnesses from Jerusalem, Judea, and to Samaria. So yun nga ang the Holy Spirit is the one who empower us to be witness. So salamat na Panginoon na ang Holy Spirit ay nandyan sa atin. So, yung pagmimisyon ay bahagi din. So, kaya nga, both sides, the Holy Spirit and the mission. So, the church exists for that. The Holy Spirit, we are filled with the Holy Spirit. We do function by the power of the Holy Spirit for mission. So, kaya nga, yun ang natutunan ko na kailangan gawin ang mission. Thank you po, sir. Aha. Of course, tinitingnan po natin yung circumstansya na kung saan nagpapahayag yung mga apostoles ng ating Panginoong Jesucristo, no. Ang tanong, nagbago ba? Para po sa akin, hindi po nagbago, no? Hindi po nagbago. Meron pa rin talagang mga lugar na pag nag-witness ka ay ikukulong ka at papatayin, no. Ang mahalaga po siguro makita po natin ay tumayo dapat yung mga Kristiyano doon sa lugar na kung saan ay mayroong pag-uusig. Like for example, yung mga communist country, like for example, North Korea, halimbawa po North Korea. According sa pag-aaral, ito bawal po talaga ang mission doon. Pero ayon sa pag-aaral, meron pong 200,000 na mga secret Christians na nandoon. At alam po natin na sa kanilang buhay bilang Kristiyano, mahirap po talaga silang magpahayag ng kanilang pananampalataya ng hayagan. Pero nakita po natin in the time of the apostles, talagang sabi niyo nga po, nagpapakamatay, no? Nagpapakamatay. Sa Tagalog po, ang nagpapakamatay ay ibig sabihin niyan ay suicide, ano? Suicide. Pero ibig sabihin sa Bisaya, is Bisayan parlance, talagang handang isakripisyo ang buhay, no? Handang isakripisyo ang buhay. Of course, ilang taon, siguro mga 2-3 dekada silang nagpahayag ng kanilang mga pananampalataya, pero namatay rin naman sila. Like for example, Peter died in AD 67, Paul perhaps died in AD 68. So mga 3 dekada silang nagpahayag ng salita ng Panginoon, namatay din sila. Of course, alam po natin bilang mga example of faith, dahil po sa kanilang mga sakripisyo, we are here, we are beneficiary of their martyrdom in a way. Meron pa po bang isa bago po tayo dumako sa pangalawang topic? Sino po ang gustong may tanong ko. Sige po. Yung sabi na kasi ang sa ngayon, kung mayroong sinasabi nila na gamitin ang kaalaman natin. So, use wisdom. Kasi parang down nandun sa mga communist area or sa Islam area, wherever they are, sabi nila, magpakamatay ba tayo doon? So, yung ibang mga Kristiyano, hindi na sila kasi magpakamitin na ang wisdom. So, kaya nga, hindi sila na mag-wisdom. Opo, gagamitin po talaga ang wisdom. Of course, ang kailangan po ng Diyos na mga buhay na nagpapatotoo. Kailangan po, mahalaga na buhay po tayo nagpapatotoo, no? Although, mayroong sirkumstansya na talagang mamamartir ang isang Kristiyano sa kanyang kagustuhan na
ipahayag ang salita ng Panginoon, and this is true in the church history na marami talagang namatay sa pagpapahayag. But nevertheless, we have good examples of witnessing. Sige po, gamitin talaga ang wisdom. Sino po ang gustong mag-share bago po tayo lumipat sa bagong topic about missional leadership? Paano po natin, ano po yung parang take away ninyo dun sa ating study of the missional leadership in Acts? Meron po ba? Pastor Regina, sige po. Tungkol po dito sa missional leadership. Kami po dito sa UAE ay marami po kaming restrictions, pero po as we are all led by the Spirit, the Holy Spirit will give you wisdom and at the same time boldness to share. Dito po hindi po madali sa amin ang mag-gather. Issue pa po yan hanggang dito po sa UAE kasi po may lugar lang na allowed. Pero po dahil sobrang dami na ng Christians dito at mga groups ng talaga mapigilan. Opo, lalo na ito nag-pandemic. Kami po nag-pandemic, lalo pa kaming dumami. Kasi po, bakit? Online. Nag-online po ngayon. Kung ikaw ay normal na Christian, ay nagsara na yung church. Matutuwa ka kasi ay hindi na ako pupunta sa church. Pero po, ang leader po pala, you will be a leader no matter what the situation is. Hahanap ka ng way para maipahayag mo pa rin yung salita ng Diyos. Yun po pala yung pagiging missional leadership. So, totoo po, no, dito po, pagkabi po na Christians are not allowed to share the gospel, sinusunod po namin yun dito, lalo na po sa mga Emirati. Pero alam nyo po, mga pastors, mga kamanggagawa, the Lord has His own way to speak to them. As we are all praying, dito, we pray as one body, we pray for them. Ano po eh, alam nyo po, ang powerful talaga ng Lord kasi nangungusap siya sa mga Muslim. Kaya po, pag ikaw identified kang Christian, nakikita sa ikaw ay Christian, sila ang lalapit sa'yo. Opo, hingi sila ng prayer. Kaya po, salamat sa Diyos kasi po, although may mga restrictions, ang salita ng Diyos, hindi po natin kayang itago. Di po ba? Nasa loob kasi po natin yan eh. So pagiging missional po pala, kahit sino pala yung kaharap mo, you really have to share something to that person. Lalo na po sa ethnos, ayan nabanggit ni Pastor. Dito po, madami. Iba-iba pong klase ng tao. At ngayon ko po lalo naintindihan na maraming way para ikaw magpahayag ng salita ng Diyos sa kanila. Kami po, pag Muslim, may ibang way po kami. Pag iba naman po mga lahi, minsan po, may way din po paano po sila ma-reach out. Pero number one po is really help them while we pray. Ayun po. Salamat po sa pagiging sa topic po natin ngayon, Pastor. God bless. Okay, salamat po, Pastora Gina from UAE. Wow. Ganda pong testimony po yan. Meron po ba bago po tayo lumisan sa topic na ito? Baka meron po kayong mahalagang nasabihin. Wala na po. Sige po, tayo po yung magpatuloy. Epa.
Tumako po tayo sa shepherding leadership in Acts. Ano po? Of course, we alam na po natin yung word na shepherd. Ito po ay may kakabit po natin sa gawain ng pagpapastor, no? At ito po ay isang kaparaanan ng panguna, no? Parang pastoral leadership, no? Shepherding leadership in the book of Acts. Tingnan po natin ang bagay na po nito. So ano po ba yung definition ng shepherd leadership? The shepherd leadership is when a church calls for a leader who is able to walk side by side with his flock in regular communication and care, all while teaching them self-adequacy. So in a nutshell, ang isang shepherd leader ay kasama ng kanyang kawan, no? Yeah, ito po ay napakahalaga. A pastor cannot lead in absentia, or a pastor cannot lead in a distance. Napakahalaga po ng kasama, no? Or isang leader na nakikita at nakakaulayaw. So, isa pa pong ibig sabihin ay shepherd leaders understand the imperativeness or yung kautusan of meeting the needs of their followers in order to increase organizational value. This involves engaging not only their time, minds, in their work, but also their hearts. No. Kaya ito pong uri ng pangunguna na ito, kung atin pong talagang bibigyang pansin, it will consume our time. It will consume our life. At kung gagamitin po natin itong kaparaanan ito sa pangunguna, talagang tatawagin po natin itong investment of life. No? Investment of life. Okay. Shepherd leaders recognize the difference between individual and organizational needs and work tirelessly to discover, uncover, and meet them. So, ang isang shepherd leader, inaalam ano ba ang pangailangan ng kanyang pinapangunahan. No? So, mahalaga na keen observer or discerning ang isang leader na gumagamit ng kaparaan ng ito. Of course, sa ating pong konteksto, mga pastor po ang karamihan sa atin. Ang isang pastor na umaabot sa mga pangailangan ng kanyang tupa ay mabuting pastor po talaga. Ibig sabihin, hindi nagugutom. No? Sa mga isa pong halimbawa niyan ay paano po natin pinapakain ng salita ng Panginoon ang ating pong mga pinapangunahan, no? Atin po ba silang dinejeta? Ang atin po bang pinapakain sa kanila ay pare-pareho ang lasa? Ang atin pong pinapakain sa kanila ay masustansya. So ang isang leader ang tinitingnan niya, paano lalago ang aking kawan? In order for the church to really reach the goals, no? Yung mga intended and ng or goal ng simbahan. Kailangan tinitingnan din niya yung kalusugan ng kanyang kawan. Okay. So a shepherd leader is not a driving, pushing leader, but leads with more patience, insight, persistence, diligence, awareness, and care. No. So palagay ko po, ito po is that's why ang pagpapastor po ang isa sa halagang gawain ng bawat isa po sa atin, sapagkat dito po tinitimbang yung ating puso, dito po tinitimbang yung ating calling. Effective pastor ba tayo? Ang ating bang mga member ay talagang napapakain natin ng maayos? Sila ba'y lumalago sa tulong ng ating mga pagtuturo at pagpapahayag ng salita, pananalangin, pagbibisita, no? So ito po ang mga definisyon ng shepherd leader. At isa pa po, shepherd leaders understand that when you have followers who you share trust and confidence with,
the potential for both individual and organizational value increases substantially. So mahalaga po ito kasi minsan ang approach ng mga leader is pushing, forcing, no? Pero kanina po sinabi ko po ito na ang mga tao sa iglesia ay hindi po sila parte ng kaparaanan para abutin ang isang layunin, kundi sila po ang tumatanggap na rin ng layunin, no? They are our purpose. At dahil po doon, dahil naiangat ang level ng mga membro, kasabay kaalinsabay po noon yung organisasyon ay lumalago. Siguro po ito po yung mahalaga na tingnan po natin kasi po sa Pentecostal minsan po ay very yung natawag po nating subjective, no, in terms of understanding the revelation of God. Kaya po mahalaga po yung pag-aaral na tulad na ito sapagkat lumalalim po yung ating pagkaunawa sa salita ng Panginoon. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay makapag-aral yung mga members po natin. Karamihan po sa kanila ay tumitingin sa atin sa about spiritual guidance, about interpretation of a particular passage, about practical application of this particular passage. At dahil po doon, lumalago sila sa tulong din natin. Bakit? Alam natin yung pangailangan spiritual nila, no? So ano po ba ang shepherd leadership in Acts po? Tingnan po natin. So nakita na po natin yung iba't ibang kahulugan. Paano po natin mauunawaan yung pamumunong pastoral? Tingnan po natin. Una po, kung bakit ko po palagi inuuna si Jesus, kasi po sa ating pong pag-aaral, kahit po nasa Book of Acts po tayo, kailangan Jesus or Christ-centered po tayo. Hindi po tayo lalayo. Sapagkat nandito naman talaga ang prinsipyong ito. Jesus as model of shepherd leadership exemplifies the value of relationship and care for those who he led through his abiding presence with the apostles, no? So, mahalagang bagay po na hindi talaga nawalay si Jesus sa kaniyang mga disipulo. Tandaan po natin, hindi po natapos na maging disipulo ang kaniyang mga sila Pablo, sila Pedro, sila Santiago. Hindi po sila apos ang kanilang pagka-apostol dahil sila po'y pinadala. Pero ang tingin ni Jesus sa kanila ay mga disipulo pa rin na kailangan aalalayan, na kailangan gagabayan, na kailangan papaalalahanan. Of course, ginagamit po natin yung imagination natin about Jesus being the all-present leader, no, sa buhay ng mga disipulo. They always trust Jesus's presence, no? Even in Acts 18:4, makikita po natin yung kahalagahan po niya. Tingnan po natin yung Acts 18:4. 18:1-4, ang sabi po doon, after this, Paul left Athens and went to Corinth. There he met a Jew named Aquila, a native of Pontus who had recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had ordered all the Jews to leave Rome. Paul went to see them, and because he was a tent maker, as they were, he stayed and worked with them. Tingnan po natin yung example na sinusundan ni Apostle Pablo. No, kasama po niya si Aquila at Priscilla. He worked with them. He stayed with them. He prayed with them. No, nakita po natin yung halimbawang pinakita ng ating Panginoong Hesukristo. Another thing about shepherd leadership is this. Peter, Paul, Barnabas, and others always return to the flocks they belong to. No, they knew they have unabated connection or walang hindi na puputol na connection with the community they belong to. Kahit po tayo ay mga leader, we are identified to a community. No, in Acts 4:23,
24a and Acts 12 verse 12. Talagang ito pong sila, Pablo, sila, bumabalik po sila sa kanilang tawan. No? Sapagkat nakikita po nila na mahalaga na nandoon sila. Kahit na sila ay lumalabas sa pag-mission, no, kahit na may problema sila, babalik pa rin sila sa kanilang mga kawan. Bakit? Napakahalaga na nakikita sila ng kanilang kawan at kasama sila. Another thing about shepherd leadership and access, leaders provide for the holistic needs of the church. In Acts 4:32-35, leading is not all spiritual, but considers the whole welfare of the people. Yung konteksto po ng Acts chapter 4 ay nung yung mga Jews from the dispersion ay nanatili doon po sa Jerusalem. So meron pong logistical problem at physical problem. Kailangan po nilang pakainin, no? At yung mga nagmamay-ari ng lupa ay pinagbili ng nila ang kanilang mga lupa para i-donate doon sa pangailangang physical. At yung mga disipulo ay pinagbahabahagi yung mga pagkain yon para sa mga Kristiyano. So ito po ay napakahalagang halimbawa ng meeting the needs of the flock. Hindi lamang po yung spiritual needs. So part of the DNA of the early church is a deep sense of responsibility for welfare and needs of the community. Siguro po yung sinabi ni Pastora Gina kanina, bumalik lang sa akin, na pag nakita nila yung mga Kristiyano, lumalapit sila, no? Para maghingi ng panalangin. Ano kaya nakikita nila sa mga Kristiyano? So, yung mga tao rin na nangailangan ng tulong physical ay kailangan din ng mga abutin. Mas importante po ito in the household of God, na kung ano man pong pangailangan ng meron the household of God, nakikita po natin na ang in the book of Acts kanila po itong inaabot. No? Kanila po itong sinasagot. Hindi po sila lumalayo doon sa pangailangang physical ng mga tao. So, leaders provide for the holistic needs of the flock. Another is this. Leaders provide divine perspective that guides the church to be faithful to God and in finishing His mandate. Ito po yung medyo talagang mahalagang maintindihan po natin. Bakit po? No? In Acts 11:1-17, siguro po yung verse 18 na lang po yung babasahin po. 11 verse 18. Para makita po natin yung konteksto nito. 11 verse 18. When they heard this, they had no further objections and praised God, saying, "So then, God has granted even the Gentiles repentance unto life." In-explain po ni Peter yung kailangang maintindihan ng mga Jewish believers po about the inclusion of the Gentiles. Mahalaga po na nandun si Peter to provide what? Perspective. Divine perspective. Guidance. Direction. Kasi po kung nagka-problema po ito at hindi na-explain ni Peter during that time, magkakaroon po ng problem sa loob ng simbahan. But since si Peter ay nandoon to provide divine perspective, ano yung perspektibo ng Diyos sa nangyayaring ito? Ito po siguro ang mahalagang tingnan po natin bilang mga pastor, bilang mga leaders ng church. Kapag ka ba nang hingi ng perspektibo? Anong sabi, anong sinasabi ng Diyos sa mga bagay na ito? Anong sinasabi ng salita ng Panginoon sa mga bagay na ito? Bilang isang leader na namumunong pastoral, mahalaga po na makapagbigay po tayo ng ganong patnubay sa ating pong kawan. Bakit po? Hindi po natin alam. Baka yung ating mga kawan ay nakukuha na ng mga kulto. Bakit? Mas marami silang masasabi. Etong mga member natin ng mga bago, they need guidance. No?
So, mahalaga po na bilang isang leader at kung sa Book of Acts titingnan natin yung si Peter, si Paul at even James, the brother of Jesus, gave timely perspective sa mga bagay na pinagdadaanan nila. Nakatulong po sila sa loob ng simbahan. Bakit po? Ang pamumunong pastoral ay ginawa nila or in-apply nila. And also, leaders provide spiritual support and intercession to those the church has sent to do missions. No? So, hindi lamang po physical provision, kung hindi po pananalangin. No? Pananalangin. Mahalaga po ang pananalangin sa gawain ng pagmimisyon. At yung mga leader na tinatawag ng Diyos upang manguna sa simbahan, dapat po nangunguna sa bagay pong ito. No? Iba po yung meron kang malaking programang pagmimisyon sa loob ng ating simbahan. Iba rin yung meron kang malakas na pananalangin. No? Iba po yung may programa. Maganda may programa. Pero kung meron kang mahinang pananalangin, paano po magiging epektibo ang mga programang iyon? Kung tayo po ay talagang nakikinig sa mensahe ng Aklat ng Mga Gawa about shepherd leadership, ang ating pong madadama yung pangailangan ng pananalangin. Also, leaders provide encouragement for the growth of the church, understanding that growth requires further guidance and learning. Ito po, we cannot really assume na kapag ka ang isang pastor o isang leader ay nagsimula sa pagdidisipulo or pag-aalagad sa mga bagong miyembro, that they will grow together. They will grow together. Meron po dyan na mabilis matuto, merong mga mabagal matuto. No, merong mabilis lumago, merong mabagal lumago. Pero isang bagay po na natutunan ko sa gawain ng pagpapastor, ang mga pastor po na nagtiyaga sa amin o sa akin noong araw, ay nakita ko pong naging epektibo. Bakit po? Naintindihan nila na kailangang samahan pa rin, kailangan patnubayan pa rin, kailangan turuan pa rin. No? Bakit po? Ang isang shepherd leader will provide encouragement. No? Si Pedro man ay nangailangan ng pagpapalakas ng loob sa kanyang kahinaan. No? At nakita po natin yung kahalagahan nito even in the Book of Acts. Mahalaga po yung aspeto ng shepherd leadership in the Book of Acts. Okay po, titigil po tayo doon. Para po sa inyo, ano po ang mga masasabi niyo about shepherd leadership in the Book of Acts? Ano po ang pwede niyong ma-share? No? Of course, sa mga pastor po, palagi ko po malapit po ito sa inyong mga puso ng ang pangungunang pastoral ay mahalaga. Pinakita po ito sa Aklat ng Mga Gawa na kailangan alamin ang pangailangan ng kawan. Ito po ay abutin. Ito po ay sagutin. Kailangan samahan. That's why naniniwala po ako na ang effectiveness ng pastoral leadership goes with time. Ano po ibig sabihin goes with time? Talagang masusubok po yan sa panahong gugugulin natin sa ating kawan at makikita po nila ang sinseridad ng ating pagkalinga dahil palagi po tayong naroon, no? Biro nga po ng mga pastor, ako na ang nagbautismo sa iyo, ako na ang nag-dedicate sa iyo, ako na nagbautismo, ako na nagpakasal sa iyo, ako pa rin ang magdadala sa iyo sa huling hantungan, no? Arang ganun po ano. Nakikita po natin yung responsibility ng isang pastor na tagapanguna. Ano pong masasabi po ninyo sa aspetong ito sa ating pong pagtingin sa Aklat ng Mga Gawa regarding shepherd leadership? Sige po. May share ako.
Sige, Pastor Barilio. Kasi maganda ito sa atin ang shepherding, ang sinabi ng noon pa na tayo ay maging amoy tupa, no? So kasi sasama tayo sa mga tupa natin. So yan, yung pag sasama sa kanila, pagbibisita, mag-prayer, yung communication, so para ma alam natin kung ano ang mga needs nila, so para ma-meet yung mga needs nila. So yun nga ang tayo na mga pastor at tayo na mga pastor ay parang doktor, parang counselor, parang attorney, parang yeah. Yun ang mga ginagawa natin. So yun nga, so lahat-lahat na mga dapat nating mabigay sa kanila para sila ay matuto silang mag-grow, mag-mature at bearing fruit. So yun nga, salamat po kasi yung pag-disciple ng mga tao natin, mga tupa natin, yung sinabi mo Pastor na time, yung time, no? So yung kailangan yung time sa kanila. So yun nga, kailangan tireless tayo dyan. So kaya nga, nangailangan tayo ng intercession. So yung prayer, kasi yung prayer ay parang nagbibigay na fuel sa atin na parang hindi tayo ma-burn out, no? Burn out. So yun nga, kasi kung wala tayong prayer, right, intercession, so vain lang yung mga programs natin kasi walang power yun sa binigay ng Holy Spirit o guidance ng Holy Spirit. So kaya kailangan natin yung intercession. So sa church, so yun, intercession, mayroong intercession tayo. So yung like sa dito sa amin, kasi yung pandemic pa ay everyday kami nag-intercession, pero yung mga tao na babalik na ang face to face, so ano na lang, sa Friday na lang kami kasi walang trabaho yung iba sa Saturday at mag-vacant na yung mga estudyante. So Saturday na lang ang yung intercession namin as corporate. So bibigay kami ng oras siguro mga, kasi yung ginawa namin 6 o'clock to 8 o'clock sa intercession or 9 o'clock sa gabi. 6 to 9 o'clock. So yun ang sa amin dito sa church. So nagpasalamat ako sa Panginoon kasi yung mga tao ay yung mga hindi nag-active after pandemic ay ngayong babalik na sila. So kaya nga kailangan yung intercession as shepherd of the church. Salamat po Pastor Barilio. Sino po ang gustong mag-share ng kanilang thought about shepherd leadership in the book of Acts? Mga punto po nating dinaanan kanina. Salamat po. Hello, Pastor. Okay. Hello, Pastor Isagero. Hi. Good evening po, Pastor. So, share ko lang okay. Po sa akin. Ito po is personal po. Kagayad mo ng bagong kakatapos lang namin galing sa camp. So, ngayon isa kasi ako sa mga napili bilang leader. So, first time ko rin mag-camp, Pastor, pero in-appoint agad ako ni pastora namin sa church na maging leader kasi ang mga dala namin is tawag ito mga unbeliever. So, more challenging sa akin na tawag ito na dadalhin is yung mga unbeliever pa kasi expected mo is mga pasaway pa, mga ganun. Pero hindi ko yun inisip na hadlang kasi sa akin naman is ang aim ko lang doon is as a leader is yung ibigay ko sa kanila kung ano man yung natutunan ko sa church kasi ang aim namin is matulungan sila, makarinig sila ng salita ng Panginoon. Tapos as usual naman Pastor, hindi ko naman siya in-expect pero yung pagiging leader na kasi binigay ko sa kanila yung sinabi mo kanina, kailangan mo nang i-provide yung mga spiritual na ganyan, tapos yung moral support mo sa kanila, at the same time yung mga guidance mo sa kanila, at the same time yung mga ginawa ng Panginoon sa kanyang mga yung pagiging shepherd niya, parang kumbaga ina-apply ko rin sa sarili ko bilang ako yung naging point na leader na sa kanila.
So as expected naman, Pastor, dahil sa ginaid ko naman sila ng maayos, kahit almost sa kanila, siguro nasa 98% is mga unbeliever yung nakasama doon. So ilan lang po yung mga nasama doon na mga believer na. So ngayon, expected naman kasi tinuruan ko naman sila. Even doon na bago pa lang kami nagkakilala lahat, kahit yung mga tambay lang po kasi sila, Pastor. Diba, dito lang mga tambay. So sinubukan po namin silang dalhin doon sa camp. So ngayon naman, Pastor, hindi ko naman inasahan. Ganun po talaga yung kabutihan ng Panginoon sa atin na yun pala yung dapat yung mga tao na sila yung dapat kumuhian natin. Hindi, sila pala dapat yung tulungan natin. O kasi sila yung dapat yung tutulungan nating marinig yung salita ng Panginoon. Kasi huwag nating idepende lang na ang tutulungan natin is yung mga believer lang. Tulungan din natin yung mga taong unbeliever kasi may karapatan din silang malaman yung katotohanan. Lalo na sa salita ng Panginoon. Kaya naman expected ko, Pastor, na akala ko after nung pag-uwi namin is babalik na to sa mga babalik to sa mga gawain nila, yung mga bulakbol, tambay. Pero hindi, Pastor, alam mo yung grace ng Panginoon. Alam mo yung after ng camp na yun, sila yung pumupunta sa akin tapos nagtatanong, kuya, kailan ba tayo mag-Bible study? Excited na ako sa Sunday. Almost 78% po sa 75% sa kanila, Pastor, parang medyo nabago. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon na binigyan niya ako ng wisdom na sa paglilid sa kanila, even though kahit halos 98% sa kanila is mga unbeliever. Kaya ngayon, malaki po yung pasasalamat ko sa Panginoon na marami po ako natulungan na kaluluwa na nadadala ko sa simbahan. Tapos kanina, Pastor, is 2 days na po kami mula nung after pag-uwi namin nung Sabado ng gabi, 2 days na po kami nag-session na po kami ng 2 beses na Bible study. Lagi po silang nandun. Tapos lagi silang excited. Sabi ko, ay salamat Panginoon sabagkat ginamit mo man ako pero di mo ako binigo. Talagang nagpe-pray po talaga kami, Pastor. Yun po yung sabi ko. Kaya sabi ko, kung willing kayong matuto sa abot sa salita ng Panginoon, willing ko kayong tulungan no matter what happened, sabi ko sa kanila. Yun lang po, Pastor. Salamat po. Thank you for your willingness to be a shepherd leader, no, sa mga nangangailangang mga bagong mananampalataya. Meron po ba isang perspektibo na nakita po natin sa shepherd leadership as we are discussing Acts? Pastor Teo. Pastor Teo, mic niyo po, mic po. Yes, sir. Good evening, sir. In my case, dati po nasa hinterland church lang po ako nagpa-pastor. And then na-assigned ako sa city, and it was a city church being handled by previous pastors na magagaling talaga. And then when the church was in a shaky situation, nobody was calling the shot. So, aywan ko kung bakit tinawag ako ng Panginoon. And then, mga associates, yung mga co-workers doon, magagaling sila talaga. It's happened that I am at the top of the pyramid. So, meron talagang problema sa pan. So, what I did is this. I attended so many discipleship trainings and I included them so that we will grow. Yung pan po sabay-sabay, we breath the same air, we eat the same food spiritually, and then we have the same mindset. Kaya na, so at first, nagkakaroon pa ng konting adjustment, but later on, habang nagiging kasama ko sila sa yung mga discipleship training na ganito, talagang gumaganda, mayroon ng symbiotic relationship and we speak the same language na. So maganda talaga yung lead shepherd, you live and eat with your fan. Kaya nga sabi nga natin that we should not lost sight on the goal, yung missional leadership, but primarily kailangan yung sa management, yung
human resources natin, yung mga kasama natin ay kailangan i-lift up din natin. Yung, kasi we have more or less mga 7 leaders in the church. So we have to look for their morale and welfare. You know, so education, continuous education. Naman, maraming mga programs na projects na sinisasign ng funds. So sometimes, kinanglan i-align mo rin yung resources sa kanilang welfare. So nakita ko ngayon that it really works yung tinatawag na shepherd leadership. You must be on the same one, yung track. At alam nila yung nasa isip mo, at the same time, alam mo rin yung nasa isip nila. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor Kay, for the synergy na pinag-ugnay mo yung missional leadership saka yung shepherd leadership in your context. No? Thank you for seeing that. Okay. Yes. Meron pa po bang gustong mag-share? Thank you. Once again, Pastor. Okay, Pastor Tidolfo. Okay. Magsalita ako. Kasi marami kayong pastor kasi nakasama. More or less 30 kami. And by God's grace, tayo kasi inaatasan na maging pinuno nila. May mga pastor na ginagawa namin dito na atasan sa mga bata. 3 to 5 years old. 6 to 7, 8 to 10, to the youth, the young adult, at hanggang sa matatanda. At ang nakita namin, biyay ng Panginoon, ito, constant, the pastor is the Lord Jesus Christ. Christ-centered church, leadership. And by God's grace, we believe that in His constant guidance as our leader, His Lordship upon us, magkakaisa po kami lahat. Kasi Siya ang mag-hold sa lahat ng aming kaisipan. Lahat, He will provide everything that we need. As He is our Jehovah Jireh, He will supply all of our needs. Even for healing, even for demon possession, marami po, but the Lord delivered them. He healed them through us. Even for financial aspect, by God's grace, may ginagamit ng Panginoon. What I want to point out, Pastor, is this: to God be all the glory. For more than 20 years, as one of the ministers of the Lord Jesus Christ, through His leadership, we enjoy. Hindi po kami nagwo-worry. Gustong-gusto namin yung ginagawa namin because He is our leader. Through His Lordship, talagang napakabuti pong ating Panginoon. At yun ang sinasabi namin ngayon kasi siyempre, of course, as a pastor, may mga bata sa pananilita namin, siyempre, gatas pa lang, no? Milk pa lang ang ipapakain sa kanila. Hanggang sila'y tumanda. Pero by the leading in the Holy Spirit now, ang nangyari sa amin dito ngayon, even the 3 years old, the 4 years old ones, were baptized in the Holy Spirit and fire to God be all the glory. Kaya ang nakita namin, totoo po ang book of the Holy Spirit through the apostles and not only for them but through us up to the coming of the Lord Jesus Christ. To God be all the glory, Pastor.
Hello po, Pastor Neil. Nakamute po kayo. Pastor Neil, nakamute po kayo. Ano po yung ginagawa nila noon na nagsilbing dahilan kung bakit po ang isang kakristyanuhan ay lumago at naabot po tayo. So, we will look into it. Siguro po mga dalawa o tatlo mga apostol, hindi naman po natin makocover lahat, pero yung mga prominente apostol, pero tingnan muna po natin. So sa ating pong introduction, the apostles are direct product of the leadership training of Jesus. Sila po yung talagang nakinabang sa galing ng pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo. So there are many components of leadership training that Jesus has provided to them. Ito po inilista ko mga anim lang, pero pwede pong mag-expand po ito. Pero ito po yung ibinigay, ito po yung inilahad ni Jesus sa kanila kung bakit po sila naging ganon ka-efektibo. Una po, his teaching about the kingdom. Nung ating Panginoong Jesucristo ay nagsimula sa kanyang preaching ministry, ang kingdom po ay kanyang priority. It's about the kingdom. Ang kanyang pagdating dito is the coming of the kingdom in the history of the church, no, or of the world. Nakita po natin na talagang sa kanyang pangunguna, sa kanyang parito, nakita po natin on what the kingdom looks like. At pangalawa, his life example and challenges, yung kanyang pong mga halimbawa like his humility, his holy living, and his compassion sa mga kaluluwa, nakita po natin. At yung mga challenges na palagi po niyang binibigay sa kanyang mga disipulo, nag-contribute po ito sa kanilang pagiging tagapamuno. Susunod po yung confrontations and rebuke. Ito po sigurong aspetong ito ng pagtitrain ng ating Panginoong Jesucristo ang dapat po maintindihan ng mga tinitrain po natin sa ating simbahan na parte po ng leadership ay yung confrontations and rebuke. Kung bakit po naging matatag ang mga disipulo dahil po katakot-takot na confrontations at rebuke ang natanggap nila mula sa ating Panginoong Jesucristo. Kayaan po natin maintindihan ang ating pong mga tinitrain na parte ito ng kanilang growth, no? Sapagkat ang mga disipulo din ay dumaan sa ganitong kaparaanan ng pagkatuto, no? And then also yung his divine qualities, no? Ano po yung quality ng ating and made them conclude that he is really the Son of God, the sent one from God. Nakita po nila ang kanyang kapangyarihan, nakita po nila ang kanyang kapangyarihan sapagkat siya po ay nabuhay na magbuli, ang kanyang kapangyarihan sa pagpapalayas ng demonyo, ang kanyang pagpapagaling, ang mga bagay na marka na siya po talaga ay anak ng Diyos. Mahalaga po na nakita po ito ng mga disipulo sapagkat parte po ito ng kanilang pagpapatotoo, no, sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Parte ng training na natanggap nila yung sending them for mission. Talagang pinadala sila, no? Pinadala sila ng ating Panginoong Jesucristo. Of course, iba kapag si Jesus ang nagpadala, no? Iba kapag si Jesus ang nagsabing go, no? Pero hinayaan ng ating Panginoong Jesucristo na matuto sila on their own. Siguro sapat na yung panahon ng pagsama niya sa kanila
para masabi naman nila na mayroon silang natutunan. So there are moments or there were moments of separation from their master na tinuturo nilang learning moments, no? At ito rin yung teaching moments ng ating Panginoon sa Kristo when he was not with them, no? Okay. And then of course the empowerment, no? Jesus himself empowered them. The Johannine Pentecost, kung saan hiningahan ni Jesus ang kanyang mga alagad at natanggap nila ang banal na espiritu, is a good component, one of the great components of leadership training na mga natanggap ng mga disipulo. Kaya walang kaduda-duda kung bakit sila naging epektibo, because they've learned under the tutelage of another than our Lord Jesus Christ, the master teacher. So they all benefited from the master teacher, and the book of Acts is a testimony of it. No? Yes, naging epektibo po sila, pero hindi sila naging epektibo ng ganun lang sa kanila lang. No? So the quality of discipleship is a gold standard. That's why it yielded great fruits in the life of the apostle. So yung perspektibo po na itong ibinigay ko sa inyo, na kasi po ang apostolicity or word apostle is ay isang malaking issue po yan in the early goings of the church, lalo ligit. Ito po ay patungkol sa identity ng mga apostle. Kaya po nagka-problema si Pablo sa kaniyang ministeryo sapagkat mayroong mga ilan na kumikwestiyon sa kaniyang pagka-apostol. Kasi nga po, tulad po ng sinabi niya na siya po ay pinanganak ng wala sa kapanahunan at hindi po siya talaga original na disciple ng ating Panginoong Jesucristo. He was discipled by Jesus in a very different way through revelation, no? At kanyang pangunguna at kanyang pagkatuto sa feet of the apostles. So they were effective because they benefited from Jesus himself, no? Kaya tumitingin po tayo kay Kristo bilang talagang pinagmulan ng kanilang pagkatuto, no? Bakit po sila talaga magaling na mga leader? So it is assumed that all of the disciples that turn into apostles have great success or successes. However, Acts only showed a few. Peter, John, and Paul, we can argue. James, we can argue some personalities. So yung lecture po na to is geared in understanding these prominent apostles' leadership qualities. So dito po, pag-aaralan muna po natin si Apostle Peter. Pero tingnan muna po natin. Si Michael Brodeur, nagbigay po siya ng tatlong characteristic of an apostolic leadership. No? Ano yung tatlong ito? Of course, these are very simplified way to describe what is apostolic leadership. Pero helpful po ito para magkaroon po tayo ng at this background, ano ba ang apostolic leadership? Yung mga bagay po na ito ay ang mga ilan ay na pag-usapan na po natin. Una po, apostolic leaders are builders. They receive the blueprint of God for what they are called to build and steward the blueprint onto completion. So ito po, kumbaga, medyo pangit pong paghalintulad, pero one trick pony po eh. One trick pony yung mga apostol. Ibig sabihin, mula pagkatawag nila hanggang sa kanilang kamatayan, it was all charted. Kumbaga, alam nila kung ano ang patutunguhan nila. They understood completely the moment they respond to the call of Jesus Christ, and from the time they were with Jesus and during the time that they were given the task to go and make disciples of all the nations, and Jesus telling them what kind of life they will have, alam na po nila kung anong gagawin nila. So when they receive their task, the only thing that consumes their mind is the task, no? So binigyan sila ng blueprint, no? Binigyan sila ng blueprint. Ito ang aming gagawin. Ito ang aming gagawin. Ito yung aming bubuin.
So they were faithful steward of that blueprint hanggang ito po ay matapos. Of course, hindi po natapos yung design, hindi po natapos yung goal, pero yung design ng Panginoong Diyos sa kanila at yung gagawin nila ay natapos nila in the time that they were given or allotted. So ito po yung isang meaning ng apostolic leaders or apostolic leadership. Pangalawa, apostolic leaders are trainers. Apostolic leaders are trainers. They help shape each living stone to fit into the house they are building. No, kanina po si Pastor Teo, I think is talking along this line, no, na sinasama niya yung mga leaders na nasa simbahan nila at sila'y lumalago together at nakikita nila yung purpose nila together, so nalilift up yung mga taong pinapangunahan, and because of that nagkakaroon ng substantial development yung body, yung community. So an apostolic leader is a trainer. They help shape each, they raise sons and daughters into fruitful maturity in Christ. Mahalagang bagay po ito para maintindihan po natin yung trabaho ng isang apostle. Of course, ang ibig sabihin ng apostle is a sent one. And we are a sent church in a way. No? And pangatlong ibig sabihin, very simple meaning ng apostolic leadership is apostolic leaders are mobilizers. They unite diverse members with different giftings and capacities to work together to fulfill the purposes of God. Noon, nakikita ng isang leader, apostolic leader, kung anong pwedeng magawa ng isang tao. Of course, hindi po pare-pareho yung tingin ng mga leader. Barnabas saw the need to pick John Mark. Paul is keen to bring Silas with him, no? Kasi nga iba-iba ang pagtingin, but ultimately nakita po natin in the book of Acts, alam ng isang apostolic leader, alam ng isang leader kung ano ang gifting ng bawat isa at kung paano ito i-execute, choosing, delegating people from particular task. So ito po ang ibig sabihin ng apostolic leaders in a nutshell. Apostolic leaders are mobilizers, trainers, and builders. Okay. So tingnan po natin where for this time, titingnan po natin si Apostol Pedro, sapagkat siya po ang isa sa mga pinakaprominente na leaders sa Book of Acts. So, sagutin muna natin itong tanong na to. How did Peter rise to leadership and why no one challenged his apostolicity? Bakit ko po gustong i-share po sa atin ito? Sapagkat sa dalawang two prominent apostles in the Book of Acts, Peter and Paul, si Peter lamang po ang hindi po natin nakikitaan ng mga question about him being an apostle. Pero si Paul, maraming mga question. No, of course, nakita po natin may mga rason po ito, and we can equate or somehow. See that according to the Bible is his parang curriculum vitae or resume. Okay, una po, he was one of the first disciples of Jesus and within the inner circle. Para po sa akin, hindi po nagpe-play favorite. Hindi po nagpe-play favorite si Jesus when he chose James, John, and Peter to be in the inner circle or his closest friends or his closest disciples. Ginawa po na ito for a purpose. Of course, it's part of his discipleship plan. At kung bakit po naging mahalaga yung buhay nila as part of Jesus' inner circle, ay nakita po natin kung nung ginamit na sila ng Panginoon. So, Peter was
part of the inner circle. And probably he knew the life of Jesus from childhood to adulthood since he grew up in Galilee. So hindi lamang po kasi nabanggit yung buhay ni Jesus Christ from age 12 to age 30. So it's a mga ano po yan, mga 18 years ano ho, no? Hindi po ako nagkakamali. Pero probably he knew it. So he would be a better witness because he was a Galilean, no? Kung saan lumaki si Jesus. And he was a first-hand witness to the transfiguration and the resurrection and assumingly the last 3 years of Jesus' life. Mahalagang bagay po ito because Jesus was training Peter to be a good witness, no? Tinitrain po siya talaga ng ating Panginoong Jesucristo to be one of the greatest witness of Jesus Christ. At mapapansin po ninyo sa mga speeches ni Peter, talaga napakahaba po nito. Bakit po? He knew from the Old Testament and even in the life and ministry of Jesus that Jesus Christ is really the Son of God in Matthew 16 po. Ano? So, he was the most verbose. Ang ibig po sabihin ng verbose ay talkative of all the apostles. A quality of a good witness. No? Minsan naiinis po tayo kay Pedro kasi nga parang ang bilis niya magsalita. Pero actually, this is a good quality of a witness. Kasi kailangan mo magsalita. You have to have a gift of talking. You have to be verbose in order for you to be an effective witness. Of course, empowered naman si Peter, so mas lalong gumaling siya sa pagsaksi about Jesus Christ. And he understood the divinity of Jesus. Now, of all the apostles or all the disciples of Jesus, he was the one who declared Jesus' divinity in Matthew chapter 16. I think verse 16 and hanggang 18 po. Kaya pinakita ni Jesus na, okay, upon this rock, upon this truth, I will build my church. No? I will build my church. So nakita po ni Pedro yung divine quality or divine stature ng ating Panginoong Jesucristo. Napakahalaga po nito as a component of or content of the gospel, no? Kasi hindi po gawa-gawa lang yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Not in the imagination of the apostles, but actually they were living witness of the divine qualities of the Lord Jesus Christ. And also, he was a backslider turned into an encourager, of course, turned into a leader. No? Mayroong transition na nangyari sa kanyang buhay. At akala natin, it's a setback. Hindi po. Ito po yung napakahalagang component ng kanyang buhay when he turned down Jesus Christ, when he turned his back to Jesus Christ. Nakita po natin yung magandang halimbawa po na pinakita ni Pedro na bagamat siya ay nakita nating mahina pero ginawa siyang tagapagpalakas ng marami, no? Maganda po yung ganung halimbawa niya sa na pinakita. And also he received the great commission and witnessed the ascension. Malagang bagay po ito sapagkat the giving of the great commission and the ascension is actually very related to one another. At naintindihan po niya ito because this is the one mission that they need to do. At siya mismo ay witness at nakita po niya ang dalawang event na ito, of course, including the transfiguration as well. And he explained the Pentecost experience and the reason why it happened. Ito po mahalaga kay Peter. Na may reason why Pentecost transpired. May reason kung bakit they were filled and baptized in the Holy Spirit. No? At naintindihan po ito ni Pedro.
And he did not apologize about his faith in Christ, but defended it unto death. The post-resurrection Peter is different from the pre-crucifixion. I think I mentioned this a while back, no? Na ibang-iba na talaga si Pedro after the resurrection. He became one of the staunchest witnesses of Jesus Christ, if not the greatest witness of Jesus Christ during the early church. So, kung bakit siya tumaas sa ranggo ng pagka-leader at kung bakit wala nagkwe-question sa kanya, ito yung mga nakikita ko pong mga rason. Of course, you can add perhaps one or two reasons bakit natin nakita na effective leader si Peter. So, tingnan po natin yung nature of Peter's leadership. Ano yung nature of Peter's leadership? Unang-una, this leadership springs from his relationship with Jesus. He is called a disciple by Jesus himself. No? Kung bakit po siya effective sa kanyang mga ginagawa is because of his relationship with Jesus. No? Of course, makikita po natin sa ating leadership development, hindi lang talaga yung mga leadership skills yung yung kailangan nating malaman. The idea that our relationship to Jesus matters kung tayo po ay magiging epektibong leader ng kanyang kawan or kanyang iglesia. Okay, he is called by Jesus and he readily obeyed. The quality of a good disciple is one that is quick to commit. Ang tawag ko po dito, a good sense of impulsiveness, no? A good sense of impulsiveness. Maraming mga episodes na nakita po natin si Pedro na very impulsive sa kanya mga sinasabi. Kaya minsan palagi siya nire-rebuke ni Jesus. Pero nakita po natin, this is really a good quality of a witness na walang patumpik-tumpik, no? He readily obeyed Jesus nung tinawag po siya mula sa kanyang pangingisda. He showed Jesus his zeal and boldness. At yung zeal at boldness ni Pedro ay yung tinatawag ko pong raw at vulnerable. No? Hindi siya perfect zealousness or perfect boldness. Palagi po siyang pumapalpak in many ways, no? Kahit sa pagtatanggol niya sa Panginoong Hesukristo nung siya ay kinuha ng mga sundalo, no, doon sa hardin ng panalanginan. At nakita po natin yung brute zeal or boldness, pero nagagamit ng Panginoon yung rawness at vulnerability nito. Okay. Also, through his life, we knew the meaning of a second chance, no? As a leader, hindi po talaga perpekto si Peter. Pero nakita po natin kung paano po siya nililok at ginawang epektibo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po ng ating pastor kanina na nag-share, talagang it depends on our obedience to the leadership of Jesus Christ. Ultimately, Jesus Christ is our leader. At kung paano po nagbigay ng pangalawang pagkakataon si Jesus kay Pedro, ay hindi po natin dapat ito questionin. Pagkos makita po natin sa ating sarili, at one point perhaps in our past and in perhaps our present and future, kailangan po natin ng second chance. He was chosen to see the truth of the resurrection. Mahalagang bagay po ito. Hindi po basta-basta na ipinakita ni Jesus una-una sa mga babae at pangalawa siya yung katotohanan ng pagkabuhay na maguli, sapagkat the resurrection will be part and parcel content of the gospel. And he received the Holy Spirit for witnessing. Ito po yung mahalaga na nakikita ko po kung bakit po nakita ko yung relationship ay mahalaga sa pagiging epektibo ni Peter. And also, secondly, his purpose in leadership is tied on him being a staunch witness of the teachings, life, death, resurrection, and power of Jesus Christ. Bakit po? To be a witness is his primary purpose.
Ito po yung nagpo-consume sa isipan at buhay ni Pedro. Kailangan niyang maging saksi kay kanino man. To be a martyr and not to be a pope. No? A leader shows confidence on the power of the gospel. Alam po niya na ang mabuting balita ang makapagliligtas sa mga tao. Yes, kailangan ng signs and wonders. Kailangan ng healing. But the power of the gospel, katulad ng sinabi ni Pablo sa mga taga-Roma 1, that it is the power of God unto salvation. Ito rin po yung pinangahawakan ni Pedro. So nakita ko po sa aking pag-aaral sa kanyang buhay na mayroong mataas na pagtingin si Pedro sa mabuting balita. Ito po'y malabo pa sa ilan, nakita po natin na ito po yung layunin ng kanyang panguna. No? This consumes his mind. Kung paano niya may papahayag ng salita. Kahit nga po, kalalabas pa lamang nila sa bilangguan ay nagpahayag na sila ng salita ng Panginoon kahit na puno ng pagbabawal ang kanilang pagpahayag. And also, as a representative of Jesus, his witness must be exact and full. Ito po yung rason kung bakit naging epektibong apostol si Pedro, sapagkat patulad ni Pablo, katulad ni Esteban, katulad din niya, talagang marami po siyang masasabi about Jesus. Hindi lamang po sa kanyang buhay, kundi po even in the Old Testament. Ginamit niya yung Old Testament in declaring Jesus as the Messiah. Okay. He was persecuted for witnessing. Nakita po natin na ito po yung purpose ng kanyang buhay. No? Ito po yung kanyang niyakap ng walang pasubali. Pangatlo, he is a source of divine perspective. Binanggit ko po ito kanina. Because of the things he learned from Jesus and the continued revelation that he receives while leading the church. Ito po ang mahalaga sa leadership na pinapakita po sa atin ni Pedro. Eh, hindi lamang po siya umasa doon sa tatlong taong pagkatuto niya sa ating Panginoong Jesucristo, kundi po patuloy po siyang umasa sa sasabihin ng banal na Espiritu at ni Jesus sa kanyang pangunguna. No? Mahalaga po na ating pong isipin that we are not leading alone. We are leading with Jesus. So he expresses the importance of the Holy Spirit in the life of the church. And as an apostle, he directs the church to her destined goal. No? Dinala po niya ang simbahan sa unang siglo, no? Doon sa dapat na maabot. Okay. And also, he shows perspective on how the church should expand. How the church should expand. Ano po yung perspektibong pinapakita po niya? Una po, pagmimisyon. Pangalawa ay yung kapangyarihan na banal na Espiritong kapangyarihan sa likod ng pagmimisyon. No? So he is a source of divine perspective because of the things he learned. And also, he motivates the people to be open in accepting people that their old religion excludes. Ito po yung binanggit po kanina na a leader should embrace racial diversity. Siya mismo ay a motivator of his own folks in the Church of Jerusalem about the need to accept Gentiles sapagkat sila po ay tinanggap rin ng ating Panginoong Jesucristo. And he takes away the attention of people from him and leading them to. Ito po ang mahalagang halimbawa po ni Pedro, no? At a time na ang mga tao ay gusto siyang sambahin pero hindi, nilalayo niya yung attention ng mga tao sa kanila. Of course, that is a very good example of leadership. Yes, marami pong magiging charismatic leaders, maraming gagaling talaga sa pamumuno at merong temptation na binibigay ang mga tao in terms of attention. Pero si Pedro bilang leader, nilalayo niya ang kanyang sarili sa attention ng mga tao. Bagkus, nilalapit niya ang mga tao patung papunta sa paanan ni Jesus.
So he is an example of an empowered leader or empowered leadership. His authority comes from the Holy Spirit. Ito po yung nakita kong halimbawa na pinapakita niya na yes, we can claim the authority of the position that we receive from a body. Pwede mo sabihin na, propo, pwede mo sabihin na delegated, merong delegated authority sa akin. Pero isang bagay ko na nakita ko po kay Apostle Pedro ay ganito. Siya po ay nakatanggap ng kapangyarihan mula sa Espiritu at doon ang gagaling yung kanyang autoridad. The power of the authority of the apostle comes from or emanates from another and the Holy Spirit. Ito po yung mahalagang bagay sa kanya. And then, paano ko po nasabi? He is baptized in the Holy Spirit. He himself is a receiver of this divine grace from God. He preached about the need for spiritual encounter. Na ito po ay bago, hindi po ito, ito po ay bago sa karanasan ng mga Hudyo. Pero sinasabi niya na kailangan magkaroon ng spiritual encounter. And then he preached about spiritual experience is God's will. Ito'y kalooban ng Panginoon. Okay. Kasunod po, Acts shows Peter as a servant leader following the footsteps of Jesus. Through his life and death, Jesus was seen. Ito pong mahalagang bagay na pinakita ng buhay ni Apostle Pablo. Hindi lang po sa pamamaraan ng kanyang pangunguna, kung hindi po sa kanyang pagpapakumbaba. He lives a simple life, much like all the apostles. Wala ka pong nakita mga apostle na nagpayaman or gumamit ng pera ng simbahan to appraise themselves. No? Lahat po ng mga apostle ay talaga nabuhay sa simple at actually mahirap. He died like how Jesus died, through crucifixion. At ito po isa sa pinaka gruesome and very lowly way to die during the time. And he did not ask for high recognition. No? He did not ask for high recognition. Kaya po yung kiniklaim ng Roman Catholic that Peter is a first pope, wala po. Hindi po niya kiniklaim yon. No? He did not claim to be the father of the church. At ito po yung inisip ko about it. If Peter is alive today, he will not sit on the throne in Vatican. He will not sit on the throne of Vatican because the throne is not for servants, no? Hindi po siya uupo doon, pero alam po natin yung Papa ay umuupo sa trono doon sa Vatican. Pero he did not claim to be the father of the church. At one point, in any point in his life. Six, he is committed to the visions God has given him. No? From the very start of his ministry after his ascension hanggang sa kanyang kamatayan na hindi na po nasulat sa Book of Acts, pero he died in Rome. Also, Paul died in Rome somewhere in AD 67 or 68. Pero he was committed to the vision God has given him. No? He led the church in Jerusalem. Una niyang trabaho. He helped Paul explain the plan of God to the nations. Tinulungan niya si Pablo para kumbinsihin yung kanilang mga kapwa Hudyo. Kasama ito sa plano ng Diyos. Huwag natin itong hadlangan. No, ang mga Hentil ay kabilang sa plano ng Diyos at ibinilang ng Diyos bunga ng kanyang biyaya. And the Great Commission is the heart of God for the nations. Na ito talaga ang puso ng Diyos para sa mga bansa at sa lahat ng mga bansa at dila, no? And he believes that Christianity is different from Judaism. Ito pong, itong bagay nito ay nakita ko na mahalaga na rin sabihin because it is a new vision. Jesus Christ gave them a vision. It is not a vision
that started in the time of the prophets, but this vision of reaching the unsaved millions during that time, no? Unsaved ethnos during that time, ay magisimula sa kanilang sa church of Christianity. And he accepts that dying for Jesus is part of the deal. Alam po niya na ang martyrdom and persecution are part of serving God. It's a very good example kasi nga po, hindi kailanman nagpahayag si Pedro na okay, be a pastor, be a leader, and live a comfortable life or live a prosperous life. Ang sasabihin niya sa atin, be ready to be persecuted, be ready to be martyred. Yan yung sasabihin niya sa atin kung siya ay mangungusap sa atin. Hindi yung mga pinapahayag ng maraming pastor ngayon na nauugnay sa prosperidad na mabuting balita. So the blood of the apostles are the seed of mission. Ito po yung mantra ng mga apostol noon. No, sinabi po ni Tertullian that the blood of the martyrs are the seed of the church, no? Along that line, sinabi ni Tertullian yan. So as early as the 2nd century, ito pa rin yung isipan ng mga leaders eh. Hindi nagbabago, no? Na ang martyrdom is a natural consequence of being a witness of Christ in the 1st-2nd century of the church. Hindi nagbago ito. So ito'y mas lalong totoo sa panahon nilang Pedro. And he embraced hardship as the immediate consequence of preaching Christ. No? Kabaligtaran sa mga pinapangako ng maraming preachers na if you will bless the pastor, you will be blessed, no? If you will give something to the pastor, you will be blessed. Hindi po. Nakita po natin si Apostle Pedro na inakap niya yung kahirapan bilang konsekwensya ng pagpapahayag kay Kristo. Kung meron man tayong kagustuhan na maging mayaman, siguro sa ibang kaparaanan. Pero nakikita ko po yung halimbawa ni Apostle Pedro na pag-akap sa buhay ng kahirapan, bunga ng pagsaksi. So, tingnan po natin mga ilang qualities ni Pedro bilang isang leader. Pwede niyo pong dagdagan kung may naiisip kayo. Unang-una po, he is empowered in leading. Talagang, kung nakita po natin siya na mahina before, pero iba na po siya during the time of the church. Bakit po? Meron ng Holy Spirit. It is not because of his changing his ways, but because of the Holy Spirit leading him now. Okay, so he's quick to obey. Malaking bagay po ito sa buhay ni Pedro sapagkat wala po siyang hinindian na pinagawaan ng ating Panginoong Jesucristo during that time. And he's passionate for the church. He had an intimate conversation with Jesus about this. Talagang passionate po siya sa simbahan. Alam niya na ang simbahan ay may mission. Alam niya na ang simbahan ay tinawag ng Diyos. Kalooban ng Diyos na ang simbahan ay mag-mission. Talagang ito po ang kanyang magandang quality. Also, intimate with the Holy Spirit. Yung the Ananias and Sapphira episodes na nakita po natin na siya yung nagsabi na don't lie with the Holy Spirit. Mataas ang kanyang pagkakilala sa banal na Espiritu. And that is very important in the context of the book of Acts. Kasi nga, nakita natin na when you are empowered by the Holy Spirit, ultimately, you will know who the Spirit is. Maintindihan mo, makikilala mo ang banal na Espiritu dahil nasa sa iyo o nasa sa atin ang banal na Espiritu. And boldness in witness. Ito po yung magandang quality. Talagang bold. Talagang hindi po siya natatakot bilang kahit na nga po leader. Minsan yung mga leader tinatago eh. No, ngayon, ang leader, ang presidente, pinoprotektahan, tinatago kung mayroong risk.
Pero in the context of the early church, humaharap yung mga leader. No? And he has great love for Jesus. Talagang mahal po niya si Jesus. Sapagkat na nakita niya sa kanyang buhay na mahal talaga niya, mahal talaga siya ni Jesus. Because of that second chance na binigay po sa kanya. And humility in service. Ito po yung mahalagang bagay. Nung binanggit po niya, silver and gold have I none. Hindi lamang po ito pagpapakilala na ang kailangan mo ay hindi mo kailangan ng silver, hindi mo kailangan ng gold. Ito rin po yung kanilang katangian. Wala talaga silang pera. Wala talaga silang kayamanan. No? Merong humility in service. May kababaan sa paglilingkod. Okay po. Sige po, hanggang dito po tayo matatapos. Pero bago po tayo matapos, meron po ba kayong takeaway dito po sa ating huling paksa? Meron po ba kayong takeaway sa ating pong huling paksa? Pinag-aaralan na po natin yung apostolic leadership. We try to understand in a nutshell what is apostolic leadership. We talk about Peter and how Peter became an effective leader as an apostle because of his relation, connection with the Lord Jesus Christ. Sino po ang gusto mag-share ng kanyang takeaway bago po tayo mag-end sa ating pong klase? Yung iba po na hindi ko pa po narinig magsalita, alam ko po nandiyan pa kayo pero gusto ko rin po marinig ang inyong mga boses. Any takeaway po sa huling topic po natin sa gabi pong ito? Yung iba po kasi sa chat naglalagay ng kanilang mga thoughts or takeaway. Nababasa po natin 'yan. Maganda naman po 'yan kung kayo po ay pero gayahin po natin si Pedro. He is verbose. He is verbose in his talkative po siya. Meron po ba? Wala na po. Kung wala na po, Sir, meron. Meron pa. Ayun, buti. Akala ko. Zero. Palagi akong nagsasalita, Pastor. sige. Kayo po ipagpapalain. Si Pedro po, Acts 4:13, ay uneducated. Hmm. As compared to his fellow apostle, uneducated po siya. As compared to Luke, doctor. And others, si Matthew, accountant. Pero I believe that when he was baptized in the Holy Spirit and fire by the Lord Jesus Christ, he was changed. Kasi ang gusto ng Panginoon, mangyari po yung Zechariah 4:6. Not by might nor by power, but by my spirit. And actually, in my life, so to God build the glory, as an atheist then, I tried to memorize the Bible, but I could never understand it. Ang nakita ko, kaya we are so blessed in the assemblies of God because we believe in that gift of the Lord. And I believe in the commandment of the Lord in Acts 1:4 and Acts 1:8 is a must. The term of the Lord then is a commandment. He commanded them not to depart from Jerusalem. To receive that gift, the baptism of the Holy Spirit and fire, Pastor. That's why in the life of Peter, he was so blessed. And glory to God, even me, Pastor, to God be all the glory. Because I received that gift as the Lord Jesus Christ baptized me in the Holy Spirit and with fire. To God be all the glory, Pastor.
So he was very active, yes. Not because of anything based on education or experience or whatsoever, but because of the promise of the Lord Jesus Christ, the gift, the baptism in the Holy Spirit and with fire, as it is written in Matthew chapter 3, verse 11, Pastor. The Lord Jesus Christ is the baptizer. Thank you, Pastor. So Peter is indeed an empowered leader, an empowered leader. Mahalaga pong perspektibo na makita po natin yon. We don't discriminate people being used by God. Yes. No, kahit po kulang yung kanilang kaalaman or pag-aaral, as long as the Holy Spirit empowered them, we respect them. We accept them into the ministry. No, mahalaga po 'yan. Magsasaka ay mangingisda itong si ano. Yes, Pastor. Si Pedro. Yes. Meron pa po ba? Meron pa po fisherman mga tatlong minuto. Meron pa pong tatlong minuto. Who wants to share po yung mga madalang pong magsalita? Wala na po ba? Siguro, gano'n na lang. DS, I will turn the opportunity to you, DS. Thank you, Pastor Neil. At third session na. So, reminder, next Thursday kasi, Holy Thursday, kaya po i-move na lang po natin ng isa pang Thursday. Okay po ba? Okay. Pero kung gusto po, Pastor, gusto po yung mag-aral sa Holy Thursday, okay din. Bali, wala tayo ngayong next Saturday, next Tuesday, Thursday, Pastor. Bali, sa susunod pa na Thursday. Apo, kasi Holy Thursday eh. Apo. Bali, isang linggo, wala tayong isang linggo. Apo. Okay po, sige po. Happy praise po. God. Okay, thank you very much, Pastor Neil. Let's close in prayer na po. Praise God. Encourage natin yung mga lady pastora natin dito to close us in prayer. Nandito po ba si Cherise? Hello po, Pastor. Sige, Cherise, can you close us in prayer? Galing pa to ng Quezon pa to. Quezon pa ito. Sige, Cherise. Sige po, let us all pray. Hallelujah. We praise you, God. We glorify your name, Panginoon. We thank you, O Diyos, sa iyong mga dakilang bagay na ipinamamalas sa amin. Maraming salamat, Lord, sa masagana mo pong pagkilos sa gabing ito sa aming pag-aaral, lalo na, Panginoon, sa pagtuturo ng aming professor, pastor. Lord, we thank you sa kanyang buhay. Sapagkat, Lord, marami kang mga bagay na itinuro sa kanya na siya naman po niyang nagagamit upang maibahagi rin sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, na ano man ang aming narinig na pag-aralan ngayong gabi, ito po ay mamutawi sa aming isipan, sa aming puso. Makintal po ito, Panginoon, at makita sa aming mga buhay. Lord, ang pinakamahalaga po sa aming pag-aaral na ito ay yung application sa aming buhay. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami na maging matatag na lingkod mo at tindigan namin, Panginoon, ang pananampalataya na itinanim mo sa aming mga puso. We thank you, God. We glorify your name. Sa gabi pong ito, sa aming pansamantalang pagtatapos, dalangin ko po, bigyan mo kami ng kapahingahan, ng maayos na pamamahinga ngayong gabi upang sa araw ng bukas, sa aming kanya-kanyang gagawing paglilingkod, Panginoon, ikaw ay patuloy na naroroon at makita, Panginoon, sa aming mga buhay. Marami pong salamat. Pinupuri ka namin. Sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Cherise. Praise God. Thank you, Pastor Neil, at sa mga classmates. Okay. Thank you, DS. Thank you, mga pastors. Thank you, Pastor Neil. Salamat po. Thank you po. See you after next Thursday. Bye-bye. Thank you, Pastor Neil. Meron pa po ba pwedeng tawagin apostol ngayon, Pastor Neil?
Kasi po meron pag-aralan po natin yan sa susunod. Ano, apostol, ano nga yun? Apostol. Karilyo. Lapit oh, sige, sige po, good night. Good night. Salamat po mga kapatid. God bless you. God bless.